Hello, hello, hello. Magandang buhay, magayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Jesucristo ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 831 ng Ride On Ministry araw po ng Saturday, Sabado, July 2, 2022. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, mga Ride On, sa ating Panginoong Diyos. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang may akda ng bawat buhay namin. Nararapat lamang, Panginoong Diyos, na Ikaw lagi ang tuon ng aming mga buhay at mga paggawa. Marapatin mo, Panginoon, na maging karapat dapat po ang mga pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan na amin pong ibinubulala sa iyo ng taus-puso. Kami po, Panginoon, ay padaluyan ng iyong pag-ibig at gayon din ng pagkaunawa, kagalakan, kapanatangan. Gayon din, Panginoon, ng kasapatan ng pagkaunawa sa mga nais mong ihayag sa amin sa umagang ito. Kasihan kami, pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Dulutan niyo rin kami, Panginoon, ng maayos po na kalagayan ng internet at signal. Lahat, Panginoon, ay iniaalay namin pinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Awitin po natin ang in loving kindness sa Tagalog. Kabutihan ni Jesus, kaluluwa ko'y tinubos mula sa kalulubos, ako ay kinupo mula sa kalulubugay, binuhat ng kanyang kamay, dilim ay niliwanagan, binuhat niya papurihan. Ako'y tinawag-tawagan, pusong masalay ginalaw, nang sala ko'y pagsisihan, ako'y nahugasan. Mula sa kalulubugay, binuhat ng kanyang kamay, dilim ay niliwanagan, binuhat niya papurihan. Ngayon ay kapag
natatag kaluluwa ko'y tumatahan. Di ko batid ang dahilan bakit tinulungan. Mula sa kalulubugay binuhat ng kanyang kamay, dilim ay niliwanagan, binuhat niya papurihan. Maraming maraming salamat po sa kabutihan mo, hindi lamang sa nakarang kasaysayan kundi maging sa pagkakuyan at sa mga darating pang panahon. Tunay, Panginoon, ng pag-ibig mo yan ay hindi nagmamaliw. Nararapat ka na kung saan ay itanghal at purihin. Panghawakan namin, Panginoon, ang mensahe ng awit na ito. Gayon din, Panginoon, ang salita na nais mong ihayag sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat na magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating tatalakayin na karugtong ng ating ginagawa na kung saan ay pagsisilis. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. What a wonderful opportunity to learn the entirety of the epistle of the Apostle Paul to the Galatians, na kung saan ay nandun na po tayo sa chapter 1 pa rin, verses 6 to 10. Pero ang kakayanin natin na talakayin lamang sa ngayon, verses 6 to 7, and the continuity of this will be on Monday. Same topic. Ito po ang topic natin na pag-uusapan, continuously embracing and remaining to the only one gospel. Patuloy na yakapin at manatili sa iisang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, we acknowledge materials that we are using. The Full Life Study Bible version, King James Version. And appointment ang Biblia ng mga pastor, which indeed published by the Philippine Bible Society, and some available readings, pero higit sa lahat ay siya at tanging siya na nagpapadaloy ng knowledge and wisdom and understanding, and even the ability to put into practice, applying it, and even sharing to other people. Well, ganito po ang sinasabi nitong dalawang verses na ito. Yes, i-reserve natin yung verses 8 to 10. Ang sinasabi sa King James Version, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into grace of Christ into another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ.
Ako'y namangha na napabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo. Sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa ating binasa at napakinggan na dalawang verses na siyang ating salusaluhan, mga karay doon sa ating Panginoon. Well, itong dalawang verses na napakahalaga. That indeed, it was in address to the whole congregations sa Galacia. Dahil ang ginamit niya dito na salita ay ninyong, ibig sabihin ay pangkalahatan sa kanila. Hindi sinabi na ilan sa inyo, kundi ninyong ang kanyang ginamit. Na siya namang ikinamangha ni Apostol Pablo. Na kung saan ay napakabilis nila na iniwan siya. At yung sinasabi na siya, walang iba kundi si Jesus Christ. Na tumawag din sa kanila katulad mo, katulad ko at katulad natin lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. So binigyan niya ng din dito yung being called. Yes. Bilang tinawag na yan naman ang patuloy na bahagi ng apostolic ministry of Jesus. His continuing ministry of calling, choosing, and consecrating, anointing, and ascending. For the ministry and mission of the Lord Jesus Christ as a continuity kung ano man ang kanyang ginawa nung kanyang panahon na siya namang ipinagpatuloy ng kanyang naging mga matapat at nanatiling mga disciples niya at sa mga naging bunga ng mga gawain hanggang sa nakarating sa bawat isa sa atin. Gayun din na kung saan ay binigyan din ng toon na Apostol Pablo dito about the grace of Christ. Yes, about the grace of Christ, ang biyaya ni Kristo. So, ibig sabihin, ang kapatiran sa Galatians ay nakarinig sila ng original na gospel. Tumugon sila sa original na gospel. So, balit dumating yung panahon na kung saan ay merong ilan na nanggugulo sa kanila, na binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo. At yan ang mga tinatawag na false teachers, mga bulaang mga guro
o mga ngaral, mga maling mga guro at mga ngaral, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kanyang ginamit ni Apostol Pablo ang salitang yes, another gospel na siyang bahagi ng kanyang panulat sa verse 6 dito na another gospel. Ibang ebanghelyo. Kaya ito ay dumating din sa kasaysayan ng kapatiran sa Galacia katulad din sa Corinto. Meron din pangyayaring ganyan at gayon din sa kapatiran sa Roma. Kung sa bagay ay laganap din ang mga ganitong pagkilos upang sa ganon ay balukto din ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang naging realidad sa konteksto ng kapatiran sa Galacia, na kung saan itong mga false teachers na ito ay nandun yung kanilang mga pagkilos upang sa ganon ay hikayatin ang kapatiran ng mga mananampalataya upang sa ganon ay i-reject o tanggihan ang mga itinuro, ipinangaral nitong si Apostol Pablo sa kanila. Sa panahon ng kanyang missionary journey, dahil malaki din na naging papel ng missionary journey nitong Paul sa kanila bilang iglesia na naging bahagi ng kaniyang pagtatatag. Gayon din na kung saan ay hindi lamang of attempting them to persuade them to reject the apostle Paul's teachings and preaching, and even to persuade them to accept and believe another gospel. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, saan man dako sa mundong ito, meron pong ganyan. Di po ba mga karay doon sa Panginoon? Ngayon, itong kakaibang ebanghelyo na ito, na kung saan ay madadaanan din natin sa ating pagpasok sa mga paparating na mga konteksto ng ating sisirisin, mga karay doon sa Panginoon. This different gospel, kakaibang ebanghelyo, na kung saan ang itinuro o itinuturo, na kung saan ang kaligtasan ay kinapapalooban, hindi lamang iyong maniwala kaya Jesus Christ as their personal Lord and Savior, kundi meron na kung saan ay inincorporate, isinama o isinaloob
sa tunay na ebanghelyo. Ano yun, mga karaydon, sa Panginoon na kanilang isinama? Yun tinatawag na pananampalataya ng mga Jews, the Jewish faith, sa pamamagitan ng circumcision o pagtutuli. Nas siya naman na binanggit ni Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 2 verse chapter 5 verse 2 na ganito ang sinasabi sa King James Version, "Behold, I, Paul, say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you and nothing. Christ shall profit you and nothing." Makinig kayo with exclamation point akong si Pablo ay nagsabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, siya Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Alam niyo yung tradisyon at pananampalataya ng mga Jewish sa panahon na iyon, dahil hindi lamang mga Hintil kundi mga Hudyo ang mga converted ng mga panahon na iyon. At napakalaking issue itong Jewish faith of by circumcision. Hindi lamang iyan, mga karaydon sa Panginoon. Gayon din yung matingkad na kung saan ay kabahagi ng kanilang idinagdag na patungkol sa works of law, mga gawa ng kautusan, na siya namang sinasabi na Apostol Pablo doon sa chapter 3 verse 5 na ganito ang pagkakasabi sa King James Version. "He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith?" Isang iniwan na katanungan sa kanila mismo. For them to deeply have that in-depth reflection. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na ganitong sinasabi sa Tagalog na salin, ang Diyos ba ang nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamagitan ng inyong pagtupad ng mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ito po ay ating pong dinadala sa inyo. Pero merong ibang time to deeply and widely discuss this very important matters na sinasabi nitong si Apostol Pablo. Well, just to give you a glimpse, mga karamid sa ating Panginoong Diyos, dito sa different gospel na kung saan ay naging problema ng kapatiran diyan sa bandang Galacia nung panahon na iyon. Gayon din na kung saan hindi lamang yung patungkol sa kanilang isinama na Jewish faith by circumcision at gayon din ng works of law, kundi yun din kanilang isinama na keeping Jewish holy days. Na siya namang binabanggit na Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 4
verse 10 na ganito ang sinasabi. Sa King James Version, ye observe days and months and times and years. Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Well, mga kapatid, sa Panginoon, di naman natin sila masisisi sapagkat yan ay tradisyon ng mga Hudyo. Pero yung maisama doon sa orihinal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, which is indeed the good news of salvation. Well, sa atin din ay bilang bansa ay meron din tayong mga ino-observe, di ba? Sa buong calendar na taon bilang isang bansa meron din. At gayon din sa mga churches at iba pang mga institusyon, whether it be under the government, under the private world, or whatsoever, what have us. But it must never, never be incorporated in that original gospel of the Lord Jesus Christ. Na nagsisilbing kapag hindi ginawa ang mga iyan, ay tila bagang merong kakulangan. Ang ebanghelyo at gayon din ang gawaing pagliligtas ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon, kapag pinag-uusapan natin ang the gospel of Jesus Christ, which indeed embracing the totality of Jesus Christ, yes, prophecy, revelation, the incarnating, revealed presence of God, the Father in Jesus Christ, na nangyari kung saan ipinanganak ng Birhen Maria ang isang sanggol at iyan ay si Jesus. Na siyang magliligtas ng kanyang bayang, magpapatawad ng mga kasalanan ng buong sangkatauhan at gayon din na siya na naturingang Emmanuel na ang ibig sabihin ay God with us. Well, alam na alam natin yung sinasabi ng Isaiah, yes? Chapter 9, verse 6. Ang mga descriptive positions, meron itong prophesied and incarnated revelation of God, the Father, which is indeed our Lord and Savior, Jesus Christ. Yes, His birth, His baptism, ang persecution at gayon din ang temptation na kanyang napagtagumpayan. Lahat ng may kinalaman sa kanyang evangelistic, missionary, and outreaches ministries. And that includes His teachings, preaching, miracles, ang kanyang mga feeding program, mga pagpapagaling sa mga may karamdaman at may kapansanan, gayon din ang pagbuhay sa mga patay, at sa lahat ng kanyang kabuuan na ginawa sa kanyang kapanahunan sa maikling panahon.
At gayon din ang kanyang pagtatatag ng banal na hapunan na siyang dapat na kung saan ay inaalala at ginagawa lagi. The Sacrament of Baptism and the Sacrament of the Holy Communion. And of course, his difficult, yes, suffering. Ang kanyang crucifixion na kung saan maging sa rurok ng kahirapan at napakahirap matinding pinagdaanan niya. Nangangaral pa rin siya at nagtuturo. Nananalangin sa pamamagitan ng kanyang seven last words on the cross at Calvary. Na siya namang pinagsasalu-saluhan natin tuwing Holy Week. And of course, his resurrection. At ang kanyang muling apat na araw na tagpo sa kanyang mga disciples and other believers. Gayon din na kung saan ang kanyang mandato na Great Commission na kanilang gagawin at gagawin din natin. At gayon din ang kanyang pangako na kung saan ay daratal ang presensya, ang kapangyarihan, ang anointing, ang paggawa ng kanyang banal na Espiritu, which is indeed nangyari sa panahon ng Pentecostes. Pagkatapos ng kanyang ascension, na kung saan ay nasa kanan na ng Diyos Ama. Gayon din ang kanyang pangako na siya ay babalik muli bilang isang hukom. Well, his promise of resurrection and everlasting life para sa lahat ng mga matatapat na sumasampalataya at naglilingkod sa kanya sa iba't ibang kaparaan. Ang langit na kanyang ipinangako, ang kanyang kingdom na kung saan sinasabi niya na sumasa atin, that indeed makaride on sa Panginoon, comprising the completeness, the totality of His original and true gospel of our Lord Jesus Christ. Walang labis, walang kulang, hindi kailangan na kung saan ay dagdagan, hindi kailangan na kung saan ay binabaluktot. Well, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, yes indeed. Let us continue and continue and continue to emulate the unbreakable stand and faith of our dear, yes, the Apostle Paul. In defending the truth, in defending the gospel, without fear.
kahit na yon ang maging kadahilanan na makitil buhay natin. Sa pagtatanggol ng totoo, original na ebanghelyo na ito. And that we have to continuously embracing and remaining to the only one na gospel at wala nang ibang gospel pa. Are you with me, mga karay, doon sa ating Panginoon Diyos? And do you agree kung ano ang ating tinatalakay? Kaya nga ho, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, dalawang bagay na kung saan ay dalawang puntos na napakahalaga na bahagi ng aking pagsisiyasat patungkol dito, and we acknowledge the material na kung saan ay ating pong nabasa at ibabahagi sa inyo at ating pong hinihira. Unang-una, the Bible clearly affirms that there is only one gospel. Yes, ang banal na kasulatan ay malinaw, sama natin maliwanag na kung saan ay niyayakap at nananatili, naninindigan na meron lamang iisang gospel. And that indeed yung sinasabi doon sa verse 7 na Apostol Pablo, the gospel of Christ. Ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga, ang totoong ebanghelyo ni Kristo na kung saan ito ay dumatal. Ilang libo ng panahon nakalipas, it has indeed has come to us sa pamamagitan ng sinasabi din na Apostol Pablo doon sa verse 12 ng chapter 1 ng Galatians na sinaman natin na pag-uusapan sa Martes. That so-called the revelation of Jesus Christ. At ganito ang sinasabi ng verse na iyan, chapter 1, verse 12 ng Galatians, mula sa King James Version, "For I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao." Di bang tindi? "O itinuro man sa akin, kundi sa pamagitan ng pahayag ni Hesukristo." Alam ninyo, si Apostol Pablo ay natatangi na lingkod ng Panginoon. And same is true with the faithful disciples na kung saan ay direktamente na nakatagpo ni Jesus si Paul at gayon din si Paul si Jesus. On the road to Damascus, sa gitna ng maitim at di makatao, di makadiyos na balakin upang huli-huliin. May kulong pahirapan ng mga mananampalataya sumusunod kay Jesus Christ doon sa Damasco. Pero hinadlangan siya ni Jesus.
Maring sinabi ni Jesus, hindi maaari yan. Hindi magtatagumpay ang masama mong balak at gagawin. Ito ang para sa iyo. Sino ba subsiya? Nabulag siya. Pero ang naging bunga, naborn again siya. At gayon din na lumaya siya mula sa pagkabulag. At yon ang kanyang phenomenal na spiritual encounter with the Lord Jesus Christ na naborn again siya. At nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang pananaw, nagbago ang kanyang saloobin, nagbago ang kanyang lakbayin, nagbago lahat. Sapagkat siya ay ginawa ng Lord na misyonero. Kaya nga naman dami niyang sinulat. Dami niyang natatag na mga iglesia. Katulad dito sa Galatians na hindi lamang isang iglesia diyan kundi nagkaroon din ng mga bunga pa. At gayon din sa ibang mga dako na naging beneficiaries ng kanyang paglilingkod, ng kanyang pagmimisyon. Kaya nga mismo ang nangaral ang nagturo sa kanya. Si Jesucristo. Ang banal na espiritu ng ating Panginoong Jesucristo na gumabay sa kanya, nagkaloob ng tapang, nagkaloob ng lakas, nagkaloob ng wisdom, ng knowledge, ways and means of doing it successfully for the glory of God, the mandate of Jesus Christ. Kaya tama yung kanyang patotoo, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Hindi lamang yon, kundi kaakibat nito, mga ka-ride on sa Panginoon, that direct inspiration of the Holy Spirit, which is indeed continuously at work every day, every moment ng buhay natin. Mula sa panimula ng kasaysayan ng paggilos ng Diyos, magpahanggang sa ngayon at gayon din sa mga darating na panahon. We need that direct inspiration, guidance, empowerment, and acts of His Holy Spirit. Are you with me, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos? Gayon din na kung saan na ang Ebanghelyo is indeed being clearly defined and revealed in the Scripture. Sa banal na kasulatan, we have the Old Testament and the New Testament. Ang kinikilala natin na the Word of God. Pangalawa na puntos. Any teachings, doctrines, or ideas originating from persons, churches, or traditions and not expressed or implied in God's Word may not be included in, the Gospel of Christ. Do you agree, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos? Ngayon, ang batayan dito ay Galatians chapter 1 verse 11. Na siya rin atin pong pagsasalusaluhan kapag naroon na tayo sa verse 11
ng chapter 1. Na ganitong sinasabi sa King James sa version, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangangaral ay hindi ayon sa tao." Ibig sabihin, ay ayon sa Diyos, ayon sa banal na kasulatan, ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, ang haluan ang pinatong ebanghelyo, mga kapatid sa Diyos, yan ang tinatawag ni Paul sa verse 7 na salalayan ng ating pagtalakay. Pervert the gospel of Christ. Binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo. Yes, indeed, mga karaydon sa ating Panginoon, let us continuously embracing and remaining to the only one, the gospel of the Lord, that Jesus Christ. Patuloy natin yagapin. Patuloy natin na kung saan ay manatili sa isang ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat yan ang tunay, yan ang wagas, yan ang busilak at nag-iisang totoong ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, at wala nang iba pa. Yes, we have to believe that. Kailangan na paniwalaan natin yan. We have to know that. Kailangan natin malaman yan. We have to read that. Kailangan natin basahin iyan. We have to dig and reflect that. Kailangan natin na halukayin natin at gayon din pagnilay-nilayan natin. We have to encounter that. Kaya kailangan maengkwentro natin yan. We have to appreciate that. We have to experience that. And we had to live and apply that. And also, we have to share, to testify, to preach, to teach, and advocate that. Ang tanong, paano natin gagawin ang lahat yan kung wala tayong sapat na panahon na iniaalay upang basahin, pag-aralan, alamin, tuklasin ng mga mensahe nito, at kung papaano natin na kung saan ay isabuhay sa pang-araw-araw nating buhay, at gayon din na kung saan ibinabahagi pa natin sa iba. How can we do that if we cannot even give ample time of continuously embracing and remaining to that only one, a gospel of the Lord, that Jesus Christ? Second question. And many more questions na maring ating matanong. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, gano'ng kadalas ang kadalas na pinaglalaanan natin ang panahon upang basahin, pag-aralan, alukayin ang mga salita ng Diyos, malaman ang katotohanan, at gayon din
kung anong mensahe atin dito na maaari nating sa buhay, may bahagi sa iba. Paano tayo lalago sa pananampalataya at gayon din sa paglilingkod kung wala din tayong sapat na panahon to become actively involved in the church? Meron din tayong mga Bible study, meron tayong mga pagsamba at mga gawain ng ating church. And other avenues, opportunities. Kung paano tayo nagpapatuloy na kung saan niyayakap at nananatili tayo sa nag-iisang totoong ebanghelyo. Mga kapatid sa Panginoon, yan man lang ang ating debosyon sa araw na ito. And I hope na nakatulong at nakaantig sa ating puso at damdamin. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mensahe na dinala sa amin. Salamat din po sa naging buhay na Apostol Pablo, ang kanyang naging matagumpay na paglilingkod sa iyo, ang kanyang mga missionary works at gayon din ang kanyang mga isinulat na 13 epistles na siya naman na bahagi ng pagpapatatag, paghahamon at pagpapalago ng aming kaalaman at pananampalataya upang lalo kaming mahamon. Salamat Panginoong Diyos sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan patungkol sa mga bagay na ito. Ang mga churches, mga church workers, babae at lalaki, anumang posisyon meron at anumang mga denominasyon. Gayon din ang mga katuwang na mga leader like ko, opisyales ang bawat pamilya at kaanib kabahagi ng kabuang iglesia na ikaw ang siyang nagtatag, ang ikaw ang siyang nagkatiwala sa amin at ikaw, Panginoon, ang nagpala nito. At ikaw mismo, Panginoon, ng pangkalahatan na pinakaulo ng iglesia, na ikaw din, Panginoon, ang patuloy na siyang magiging kaakibat namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kung kami ay mananatili sa inyo at gayon din ang iyong mga salita, ano man ang aming hingi na iyo pong ipagkakalong, na yan naman ang sinabi mo sa John 15:7. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ngayon po ay atin pong bati na mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang birthday. Ang kapatid na Nolan Pakudan ng Dasmariñas City, Cavite. Na ito naman ay anak ng aming batchmate way back 1987 sa Union Theological Seminary, Palapala, Dasmariñas, Cavite. Yes, anak ng aming classmate na si Reverend Dr. Antonio Tony Pakudan, na profesor, magbangang sa yun sa Union Theological Seminary. Gayun din ang kapatid na Reverend Romeo Miguel ng Manila City, na nakasama din natin sa Philippines Annual Conference nung tayo po ay bahagi ng Philippine Annual Conference. Gayun din kapatid na Dolores Muñoz ng Rodriguez Rizal, Iyang Vergara ng San Mateo Isabela, at gayun din ang kapatid na Eva Asuncion ng San Mateo Isabela, Marites Fernandez Beltran, Reverend Arturo Mendoza. Yes, dating naging DS din ng UMC ito. Retired na at nakatira sa, yes, Ecumenical Pag-asa Village, na? Yeah, Ecumenical Village ng Dasmariñas, dyan sa bandang Dasmariñas City, Cavite, sa loob ng PCU at Union Theological Seminary.
Jason Ornales Tangonan ng Banisilan, North Cotabato, Mindanao. Antonio Tangonan Jr. ng Pasukin, Ilocos Norte. Reverend Ruel Serna Pia ng United Methodist Church, Matas na Kahoy, Batangas. Dating nakasama din natin sa PACE, ano? Yeah, PACE, Philippine Annual Conferences, na naging tatlong annual conferences. Florence Gieb Tangonan ng Sanchez Mira, Cagayan. Maria Teresa Bernal ng Calaucan City Metro Manila. At gayon din ng 45th wedding anniversary ng retired pastor Reverend Graciano and Digonis Reverend Dr. Jacinta Corpus ng Cabanatuan City and Nueva Ecija. Parang retired na rin si Diagonesa Pastor Jacinta. Huwaming Ama at aming Diyos, hindi lamang po ang mga nabanggit na mga pangapangalan. Dahilan sa kanila ay meron pong mga pastors na by birthday sa araw na ito. Marami pa, Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Kasama na po, Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. At gayon din sa lahat po ng magse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, katulad po ng mag-asawang lingkod mo, Panginoon. Huwaming Ama at aming Diyos, patuloy po ninyo na lahat sila ay pagpalain sa lahat po ng larangan ng kani-kanilang mga buhay, lalo na sa pananampalataya at espiritual na paglago. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, pati na, Panginoon, ang kanilang mga livelihood at sa mga lingkod mo sa kanilang mga iba't ibang ministries, mission, outreaches, leadership na ginagampanan. Gayon din ang iyong patuloy na ipagpala ang kongregasyon na kanilang kinabibilangan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, nitong wedding anniversary, Reverend Graciano and Deaconess Reverend Jacinta Corpus, na marami pa, O Diyos, na darating po na wedding anniversary na katulad din na marami pang birthday celebration darating sa mga birthday celebrants. Na ikaw, Panginoon, ang patuloy na maging kanilang katatagan ng kanilang buhay at gayon din ng kanilang pag-asama at gayon din, Panginoong Diyos, ang pagpalain ng buong pamilya ng bawat isa sa kanila. That you will always be the focal center of the family they belong and even the inspiration and guidance of whatever they do every day, every moment ng kani-kanilang mga buhay. Gayun din, Panginoon, sa napakahalagang celebration ng kanilang birthday at wedding anniversary, na hindi sila makalimot, Panginoon, to come unto you with their loved ones, to pray, to celebrate, to thank, and even to rededicate everything to be rededicated unto you, O Lord Jesus Christ. And make them always happy, contented, calm, and be always in your sovereignty over all of them. Make them, O Lord, stay safe and healthy. At naman kanilang mga pangailangan ay na-provide. And even, O Lord, Jesus Christ, the bright future and faith ng mga batang isinilang sa araw na ito, Panginoon. And to bless even the family they belong. And even to bless, O Lord, Jesus Christ, their endeavors as a family. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng
Amen at amen sa ating Panginoon at ating pong handugan ng awit. Ang mga kapatid na ito na kung saan ay yes, nagsisilbi na rin na added na wishes and a prayer sa bawat isa sa kanila. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Hulo mawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan ating binamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Hulo mawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin binamahal. Nagpapasalamat kami abad sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Hulo mawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin binamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palapakan naman natin ang lahat po ng may birthday, wedding anniversary at gayon din mga isinilan ng mga sanggol sa araw na ito. Yes, itinuro naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilang. Tulihin natin ang Panginoon. Hallelujah, tayo po ay magpatuloy po sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. Kung meron kayong mga prayer request, type nyo at isend ninyo ng ating pong makita, mabasa at may panalangin mamaya. Kung meron din sa inyo kabahagi ng inyong pamilya na birthday rin sa araw na ito, type nyo pangalan niya, sabihin nyo birthday. At ng ating pong mabati, may panalangin at maawitan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat po sa panibagong araw na ito ng Tuesday na inyong pinagpala. Nagising kami, Panginoon, na maluwalhati, ligtas, na taglay namin, Panginoon, ng maayos na kalusugan ng aming pangangatawan. Bagaman meron din mga ilan na kung sana iniinda. Salamat, Panginoon, sa natunghayan namin na kalikasan. Salamat sa dampi ng hangin. Salamat sa pagkain. Salamat, O Diyos, maging sa araw. Yes, lahat, Panginoon, na siyang kapahayagan ng inyong kabutihan, ng inyong pagmamahal at malasakit sa bawat isa amin. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa sa kanilang masapat na panahon upang sumubaybay, makinig at makipanalangin na siya naman na kung saan ay napakahalaga po sa bawat isa. Yes, salamat po sa kanilang buhay.
sa kanilang pamilya na kinabibilangan, sa kanilang mga karir, sa kanilang mga livelihood at gayon din sa kanilang mga ministries and extracurricular activities na kanilang pinaglalaanan ng panahon sa bawat araw. May you continue, O Lord, to bless them, to empower them, to inspire them, and to be with them always. Upang sila, Panginoon, ay ingatan, proteksyonan at pagtagumpayin. At gayon din, Panginoon, ay bless mo ang kanilang mga pananampalataya at lumalago pa sila spiritually at sa iba pang mga larangan. Ang kanilang mga pagsamo at kahilingan ay tulungan mo sila ng matugunan at gayon din ang kanilang mga pinagdadaanan ng mga problema, natutulungan mo sila upang dumaloy ang karampatan akma na magiging solusyon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan sa panahon na ito. Bawat bansa, bawat institusyon, bawat sektor, may iba-ibang mga lingkod mo, sa ilalim ng pamahalaan, sa ilalim ng pribada, sa ilalim ng iglesia at sa lahat pa. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, sa buong mundong ito. I-bless mo, Panginoon, ang lahat, at gayon din, Panginoon, na pagpalain, pagtagumpayin, lalo na, Panginoong Diyos, nitong hindi pa natatapos na pandemya na inaasahan namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang pinaka-pinali at kalubusan ng kawakasan ng pandemic na ito sa iba't ibang dako, and that we claim and we declare. By the power of your Holy Spirit and your Word, O Lord, that Jesus Christ to happen in every place, here, there, and elsewhere. Marapatin niyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, na inyo pong ipapayapa ang lahat ng tao sa mundong ito, lahat ng bansa at sa buong sanglibutan, O Diyos. Lalo na sa mga dako na kung saan ay meron pong gitgitang digmaan na nangyayari, katulad po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nawa, Panginoon, ay matapos na ito at ang kapayapaan, kaayusan at restorasyon mangyayari. Kaya nga po, Panginoon, we cast out all of this evil works, O Lord, that Jesus Christ, and that, O Lord, that Jesus, inyo pong palitan ng kapayapaan, ng kahinahunan, ang kapakumbabaan ng bawat isa, lalo ng mga leaders. At gayon din ang titignan, Panginoon, ang lasting peace na merong kaakibat na katarungan, katwiran at gayon din ang kabanalan, O Lord the Jesus. Waming Ama, daming Diyos, nawa ito po ay mangyayari so that a new heaven and a new earth will be fulfilled, will be fully experienced by all while waiting for that soonest na pagbabalik mo, Panginoon, sa mundong ito upang matupad ang iyong layunin, ang iyong balakin, at gayon din, Panginoon, ang iyong paghuhukom, at gayon din ang kawagasan ng langit, at gayon din ng iyong kaharian, Panginoon. Huwaming Ama, daming Diyos, so many things and so many events na amin pong pinapasalamatan. Ito man ay naging maganda, ito man ay success, ito man ay masama, ito man ay kabiguan. Na kung saan, Panginoon, ay kapwa merong inihatid
na mensahe, merong inahatid na lesson, merong inahatid na kung saan ang dapat na mabago. Well, salamat po, Panginoon. Lord Jesus, kami rin ay nagpapasalamat nitong na celebration ng 75th Diamond Anniversary ng Philippine Air Force na pinasinayaan ng bagong nanumpa na presidente sa Pilipinas. Aming amataming Diyos, kami po ay nagigisa. Napatuloy, Panginoon, ang napagpalain mo ang sandataang lakas ng Pilipinas sa kabuuan, ang Armed Forces of the Philippines at gayon din ang hanay ng Philippine National Police. Yes, at gayon din lahat ng mga nasa ilalim nito, maging ang mga nasa himpapawid at gayon din sa karagatan at gayon din sa panglupa. I-bless mo, Panginoon, ang mga general mula sa kataas-taasang posisyon, mula sa Commander-in-Chief, ang Presidente at gayon din ang bawat kabahagi ng mga sundalo at pulis, Panginoon, na mga lingkod mo na nagtatanggol sa bansang Pilipinas. Inyo silang ingatan, Panginoon, sa mga banta at gayon din sa mga labanan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay muling mas lalong lumakas ito. At gayon din, Panginoon, na kung saan ang kanilang programa na 2040 na magkaroon ng katuparan, Panginoong Diyos, para po sa patuloy na pagpapalakas nito. At gayon din sa mga technology na kailangan at gayon din, Panginoong Diyos, ang marami pa na kung saan ay makibahagi sa kasandaluhan at gayon din sa kapulisan na merong katapatan at merong malinaw na commitment at dedikasyon alang-alang sa bansa at alang-alang sa protection ng bansa at gayon din ng bawat mamayan at gayon din alang-alang upang ipagtanggol at proteksyonan ng soberenya ng bansang Pilipinas. Lalo na, Panginoon, sa mga external na magabanta, katulad po ang mga nangyayari dyan sa bandang West Philippine Sea. Panginoon, ay pinapanalangin po namin ang lahat po ng nasa total cases pa ng pandemic na nangangailangan po ng healing, recovery, good health, restoration, pati na, Panginoon, ng spiritual and financial provision. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng merong mga karamdaman na magkakaiba-iba. Lahat ng laman ng pagamutan, klinika, at gayon din sa mga nasa banig na karamdaman sa kani-kanilang mga tahanan na merong pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon, gayon din, Panginoon, ang mga pinapanalangin po namin. Araw-araw, mula sa iba't ibang lugar. Katulad po ng kapatid na Grace Ramos Jimenez, Betty Yambao, at gayon din ng nanay ni Nita Ramos dyan sa bandang Illinois. Iyas Hon Espiritu Domingo ng Quezon City, David Perry at gayon din si Rose Perry, saan man sila bansa naroon. Annie Navarro, Jane Lomacan, Demetria Buesa at gayon din kapatid na Aji ng Cebu City, Pastor Libero Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City. Ani Angkahas Rocafor, Pastora Baby Bulgado ng Camarin, Caloocan City at gayon din ang kanyang anak na si Connie Bulgado. Oma Inyang Torres Cruz ng Dinalupihan Bataan, Andy Dabo Amelita Barcela ng Dinalupihan Bataan din. Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Sophia Mercado ng Bataan. Billy Ripalda ng Santa Isabela, Beth Gallievo ng Seat of Gawayan, Isabela.
kapatid ng Maricel Gadi Tantengko ng Hermosa Bataan, Tita Digonis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City. Gayon din, Panginoon, ang Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Tita Corazon Navarro at ang kanyang batid na Rinaldo Navarro at si Mariel Navarro ng City Balanga Bataan. Kapatid na Mirna Sanchez Rapanandacanay ng Sydney, Australia. Evangelist Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Kapatid Abelita Celestra ng Talim Island, Binangon, Rizal. Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal. Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon, Rizal. Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac. Erwin Santos ng Bicol. Deaconess Nelda Selanga ng Bataan. Gaya din ang kapatid na Alvin Agraan ng San Mateo Isabela. Roderick James Dasil na nasa Alabang Medical Center. Gayon din o Ama at aming Diyos ang kapatid na Jean Santiago ng Marilao, Bulacan. Roger Monteverhen na nasa kanilang bahay na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Boy Delion ng Acacia, Malabon. Tatay Luis Adormeo ng Sablayan, Occidental Mindoro. Kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan. Pastor Apolinario Mendez ng Rizal, Nueva Ecija. Gayon din ang kapatid na Hides Tiana Pulido ng Calawag, Quezon. Lahat sila, Panginoon, na kayo po ang siyang nakababatid, nakakaalam ng bawat detalye ng kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Na siya naman aming pinagkakaisahan na clean-claim, dinideclare at gayon din na inyo pong ipadaloy sa kanilang lahat, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu na kumikilos sa kanila, nagmi-ministeryo sa kanila, at gumagawa ng kaparaanan miraculously, O Lord Jesus Christ. Therefore, O Lord, allow us to claim and declare, agree, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration, spiritual and financial provisions upon spiritual and financial provision. For all of them, O Lord, that Jesus Christ, and even to bless each family they belong, their faith, their spiritual lives, and even their resources of livelihood. Marapatin niyo, Panginoon. Waming Ama, daming Diyos, pangunahan niyo rin at pagpalain, Panginoon, ng mga kapatid namin na kung saan ay lumuluhog sa iyo upang sila'y mabiyaan ng baby. Na mga mag-asawa, katulad ng kapatid na Lyorgen Mirales Umayang, at ang kanyang asawa na si Adrian Sumayang ng Quezon City, marapatin po ninyo, Panginoon, even to bless them always, O Lord Jesus Christ. Gayon din, o aming Ama at aming Diyos, ang last day ng Amplify Conference, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, League of Independent Filipino Youth, na kasalukuyan nangyayari, Panginoon, at magtatapos sa araw na ito.
sa Living Faith Methodist Church diyan sa bandang Princess Orduha Narapalawan. Pagpalain niyo, Panginoon, na maging matagumpay at gayon din, Panginoon, sa lahat ng kanilang magagampanan o nagampanan sa dalawang araw. It will serve as a challenge for them to continue to grow in faith and their camaraderie as young people within the bounds of Palawan Methodist Regional Conference. Bless and empower their programs, their ministries and missions, and even the totality of their leadership from the regional conference sa kanilang obispo, Bishop Reverend Dr. Roger Marquez, and their district supervising elders, the different officers of every lay organization, boards, commissions, and others, O Lord Jesus Christ, every local church, district, members, O Lord, pagpalain mo sila lahat, Panginoon, sa lahat po ng larangan. Yes, marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ng mga iba-iba na kung saan ay mga ministries, missions, and outreaches ng lahat ng mga churches, anumang denominasyon. Patuloy mo na i-bless, patatagin, palaguin, at tugunin ang pangailangan. Gayon din ang mga lingkod mo, mga kaanim, ang kanilang pakikisangkot na aktibo sa kapatiran at gayon din na inyo pong pagyamanin ang kanilang mga kabuhayan. Waming ama, taming Diyos, dalangin din po namin lahat po ng klase ng frontliners, mga lingkod bayan, saan man naroon sa mundong ito. Guide pa kayo ng mga overseas Filipino workers na sa iba-ibang mga bansa at guide pa kayo ng kanilang mga pamilya, ang inyong pag-iingat, pag-iligtas at gayon din ang mga farmers. Gayon din, Panginoon, ng mga mangingisda, mga nagalaga ng mga hayop na kinakain, nagtatanim, nag-aalaga ng mga punong kahay na mumunga ng pagkain at gayon din para sa kalikasan. Gayon din mga nagtatanim, mga guli na kinakain at gayon din mga magyunyog. Lahat, Panginoon, pagpalaim mo lahat ang kanilang mga kabuhiran, palaisdaan at gayon din ang kanilang mga harvest, mga pamilya, pagpalaim mo lahat. Maging sa larangan po ng transportation ng mga manana, kahit gayon mga drivers, pagpray mo at ingatan mo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, lahat po ng employers at lahat po ng mga empleyado, pagpalain po ninyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga naghahanap ng mga hanap buhay na sila'y mabiya, na sila po ay mapagkalooban ng opportunity to have their livelihood, O Lord Jesus. Yes, Lord, be with us for the whole day. As we face another challenge, added work that we ought to accomplish. At gayon din na kung saan ang paparating na buong magdaman na matiwasay. At gayon din, Panginoon, that you will bless also the preparation of all our worship services to happen tomorrow. In every place in the Philippines at gayon din sa iba-ibang mga bansa na kung saan ay magsama-sama na naman ang lahat ng mga mananampalataya sa pananambahan sa umaga at gayon din sa hapon, mapagabi. I-bless mo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang daloy ng liturgical celebration and worship services sa lahat po, Panginoon, ng mga titindig na merong gampanin sa pag-awit, sa pangunguna, sa pagtugtog ng mga instrumento at gayon din sa mga pag-welcome. At gayon din sa mga mensahero na inyong ititinding. All of them, including the worshipers, O Lord, that Jesus Christ, to bless all of them, to empower all of them, to challenge all of us. And even for us to respond
to the call of the times, O Lord, that Jesus Christ for recommitment. Yes, for revival, for spiritual reawakening. And may it happen, O Lord, that Jesus Christ, not only for tomorrow, kundi sa araw-araw naming pamumuhay, and that we claim and we declare and we bring back all the praises and glory unto the name of Jesus, and even to bless the whole of Luzon, Visayas and Mindanao, and the whole of the Philippines, the whole world, all nations, and the whole humanity. The mighty name of Jesus, yan po ang aming maiden prayer. And now receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuing upliftment, presence and guidance of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Everybody will say amen at amen sa Panginoon. Ang Rydon Ministry ay patuloy po nang umusta sa body sa atin. Kumusta kayo lahat mga kapatid sa Panginoon, yung pamilya, ang inyong mga trabaho, ang inyong mga ministeryo, kumusta ang inyong mga kalusugan, kumusta ang mga pinagdadaanan nyo, daanan nyo lang. Gayon din, yes, salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Rydon Ministry. You may also would like to visit and view my YouTube channel, Bishop Lutfi Vangonan, and to extend, yes, by putting your like, yes, and even to share, and even to subscribe, and click the bottom bell for all of us to be notified every time we have a live streaming, both in Facebook and in the YouTube. Purihin natin ang Panginoong Radio Ministry, patuloy po na sinasabi araw-araw, God bless and protect us all. Through the presence, the power, and the acts of Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and a care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon ngayon. Ay ating pong tungayan ang mga comments sa inyo pong ipinarating sa Ride On Ministry. Kumusta ka? Digunis Elisa Hadormeo Gansit ng General Trias City, Cavite, at gayon din ang iyong minamahal na asawa, Reverend Bonifacio Boni Gansit. God bless Gansit family and your ministries, missions, leadership, and academic work. Paalapagan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop, at sa lahat ng tagubasabaybay ng Rydon Ministry. God bless us all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka na kapatid na Pablito? Yes, Pastor Pablito Pulyantes. God bless Pulyantes family at gayon din lahat ng mga yung mga ginagawa sa araw-araw. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Maraming salamat. Good morning din. Gayon din mo na sa ating kapatid na Josie Rose Evangelista Salibin ng Maria Aurora. God bless Evangelista Salibin family. Palapakan natin ang kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Wherever you po ng puso at gayon din na panalangin, gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment mo na sa ating kapatid na Digunisa Adormeo Gansit. Amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon at gayon din ating kapatid na masipag na, yes, Achi Marianette Pondon. Maayong adlaw sa tanang dagang salamat dyan sa Bandang Cebu City, Cebu, Visayas. God bless Pondon family at gayon din ang iyong ministry, Hulod Prensip Prayer Brigay, laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi-gabi. At gayon din ang iyong medical work to the hospital. Palapakan natin. Hallelujah. Praise lang kanyang comment. Grace and blessed Saturday morning sa lahat. Bishop, good morning, Ma'am Jean at Biyay. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan with emoji po ng yes, sunflower, gumamela, at nandun din dito, at gayon din ng prayer, talbos ng malunggay, at gayon din ng puso, at gayon din ng prayer. Palapakan naman natin. Kapatid na Eche, maraming meron bulaklak at meron laging prayer at puso. Yes. Kumusta ka kapatid na Bel Dios Pinto ng Webe Asia? God bless Pinto family. Yes, patuloy na dumaloy ang blessing ni Lord sa inyong mga pintuan. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment,
Blessed morning po, Bishop Lita Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po. Nakasubaybay, God bless po your ministry and God bless us all po. Maraming maraming salamat at gayon din po sa inyo lahat dyan with everybody po ng puso. Merong bilog na maliit, prayer at gayon din ang puso. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Melita Celestra? Nang talimailang binangon rin sa lahat, gayon din ang iyong iniirog, Pastor James Jaime Celestra, God bless Celestra family and the ministry and leadership that you are doing every day. Hallelujah, praise the Lord ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, at sa lahat ng nanonood ng Ride On na ministry. Maraming pong salamat sa Diyos at muli tayong nagising ngayong umaga. At God bless you more in us all. Palapakan naman natin. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Binibid po ng prayer, prayer, prayer. Peace, peace, peace. Puso, puso. Yes. Gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. May star, 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 star. At gayon din sa ribbon. Pero nakasulat na blessing. Hallelujah. Gayon din. Kumusta ka na? Kumaring Jaconesa, Berlin, na Katyo, Sebastian ng San Fernando City. Yes. Pampanga. At gayon din ang mga bugabong na Baysia. God bless Sebastian family at gayon din ang iyong ministry and leadership to the church at gayon din sa iyong panunungkulan bilang program director ng Pilipinas Kalinga National. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kapagpalang umaga po mga Karaydon Ministry. God bless us all. Thank you very much. Gayon din sa inyong lahat dyan. Gayon din ang added comment ng kapatid na Achi. Thank you Lord for the life sa lahat. Healing, blessing, recovery, wellness sa lahat ng nagkasakit. Palapakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Thanks sa blessing na na-receive at sa incoming blessings about to receive. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Amen. Yes. Emoji po ng yes, ng bulaklak ng sunflower. Gumamela at gayon din ang panalangin puso. Peace. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Added comment mula sa kapatid na Bill Dios Pinto. Amen po, Bishop Gitangonan. Palapakan natin ang Panginoon. Emoji po ng prayer. Prayer at gayon din ang puso. Yes, kumusta kapatid na Governor B. Bilma Domingo ng Pansol, Dilaman, Quezon City, Parimatrimatri, Manila. Yes, God bless Domingo family. Purihin natin ang Panginoon at nabubulong na po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Ngumiti naman tayo. Kailangan natin ngumiti araw-araw. Di po ba kailangan natin na tumawa din? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At yes, iwasan natin ang nakasimangot. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang comment. Kapatid na Bilma, blessed morning po, Bishop and family sa Radon Ministry po. God bless us all po. Amen, amen. Magaling na po left hips ko, Bishop. Di ano ngayon? Palapakan natin, pasalamatan natin ang Panginoon at magaling na ang sumasakit na kanyang hips na sexy. Palapakan natin. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Blessed morning din. Salamat. Yes, in Salaksak, in Salasalak, ayon, medyo umigi na po. Palapakan natin at umigi na. Yes. Patuloy na kung saan ay umigi ang dapat na umigi. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang kanyang emoji ng puso kulay pink na yakap-yakap at gayon din ang puso kulay pink na meron nakasulat na amen. At gayon din star, 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 star. Meron pang exclamation point. Palapakan natin. Hallelujah. At gayon din ang emoji comment ng kapatid na Melita Celestra. Awak-awak malaking puso at gayon din kung saan maraming puso na kung saan dumadaloy pataas. At gayon din ang kanyang yes, malaking mukha na kung saan nagaganito. Samahan natin. Bless na bless. Palapakan natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang puso. Yes, na kulay pink. Pero nakasulat na amen, exclamation point, at gayon din may star, 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 at gayon din may ganito. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang kwadrado na kulay itim sa taas, kulay red sa baba, at gayon din malayang lumalabas na glory, glory to God. At gayon din ang kanyang energy ng prayer. Manarangin daw tayo araw-araw kasama ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At gayon din mo na sa ating kapatid na Archie, added comment. Sorry, Lord, for all my sins in words and in deeds done and undone. Have mercy on me. Love you, Lord. Yes. Nandiyan ang Panginoon na kung saan ay napapakinggan, nababasa ang iyong mataintin.
na pagpapaabot sa kanyang sorry at ngayon pa lamang di mo pa man sinasabi ay pinatawad ka na at nilinis ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, every parang puso. Puso, 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 puso. Yes, kumusta ka na kapatid na Mirna Sanchez, sarapan ng bakanay ng Sydney, Australia. Kumusta lahat po ng mga Pilipinos dyan at gayon ang buong pamilya. God bless you all. God bless, sarapan ng bakanay family. Yes. Yes, ang ganda ng ngiti mo dito kapatid na Mirna at nakakainganyo. Puri ng Panginoon, lagi tayo pong umiti. Hallelujah, praise the Lord. Kanyang comment, Bishop Lito, opo kapatid na Mirna, pwede po ba na ipakisama kami ng aking apo na si Jibril Perez sa prayer ninyo dahil uuwi kami sa Pilipinas sa August. Palapakan naman natin. Hallelujah, praise the Lord. Handa mo na ang iyong pasalubong sa aming lahat. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! Puri ng Panginoon, aming Ama, aming Diyos. Thank you very much for knowing and informing us about the plan na uuwi sa Pilipinas. Nitong sa darating na buwan ng Agosto, ang kapatid na Mirna Sanchez, sarapan ng dakanay at gayon din ang kanyang apo na si Jibril Perez. Yes, anumang kanilang paghahanda sa mga panahon na ito hanggang sa dumating ang pinaka-date ng kanilang paglipad patungo sa Pilipinas. Ay umaasa kami, Panginoon, na lahat po ay makompleto at maayos, lalo na, Panginoon, ang kanilang saloobin. At gayon din, Panginoon, na kung saan ngayon pa man ay dinadalangin namin for safe and sound na travel, O Lord, by Jesus Christ, at gayon din ang kanilang ang aeroplano na kanilang lululanan, ang mga piloto at gayon din ang mga crews at gayon din ang mga passengers, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, Panginoon, at gayon din na makarating na maluwalhati ligtas sa airport dito sa Pilipinas, at gayon din ang kanilang pag-uwi dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. Yes, same. Safe and sound at travel, O Lord Jesus Christ, and that sumptuous time and days na kanilang ipanatili sa Pilipinas ay ma-enjoy nila, Panginoon, na makapiling muli ang kanilang mga minamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, bless the whole family of the Panandakanay at gayin din ang Perez at gayin din ang kabuuan ng pamilyang ito. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon at Bansa at Bona Voyage. At gayon din, kumusta kapatid na Maricel Gaditantengko ng Hermosa Bataan? God bless Gaditantengko family. Palapakan natin ang kanyang comment. Blissful morning po, Bishop. God bless us all. Thank you po for your prayers. Salamat po sa araw-araw na mensahe ng buhay. You are a blessing to all of us. We appreciate you. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Apart from you, we are nothing. Kay buti mo, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Kay buti ng Panginoon. Hallelujah. At gating we ABG po ng prayer, 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 puso at puso, puso. Puri ng Panginoon. At maraming salamat. A blissful morning din. Welcome. At to God be the glory. Hallelujah. Kumusta ka na kapatid na Dicoris Rutumigos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamo, Dalao del Norte, Mindanao. God bless you all dyan at God bless Tumigos family and even your ministry and leadership that you're doing the church and the society. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Anong nangyari sa iyong birthday kahapon? Yes. Ano naging handa mo kahapon, kapatid na Jaconesa Ruth? Yes. Sa kanyang comment, good morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Lola B.A., Caradon, Ministry Family. Thank you very much. Likewise, ubedwiji po ng prayer. At gayon din ng ating kapatid na Melita Celeste na added comment, Bishop, opo, kapatid na Melita, pakisama po ako sa prayers ninyo. Kagabi po at ako po'y nulagnal, nilagnat, at gininaw, at bang sakit, at nagkasakit po, sumakit po ang mga kasukasuan po, gawa po ng vaccine, maaga po pati, namaga po pati aking braso, tinusok po kasi ng karayom, dinagdag po yung kasi. Yes, at with emoji po ng tatlo ng mukha na kung saan ay umiiyak, yung isang mata lang,
Meron pa lang ganung pag-iyak na kung saan yung isa lamang mata na kung saan ay lumuluha. Yes. At sa bandang dulo ay meron siyang G. Yan ay God. God's grace of healing. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for the prayer requests of Sister Abelita Celestra. Dahil po, Panginoon, na kung saan ay meron po naging epekto ng kanyang vaccine na kanyang tinanggap kahapon. Umasa kami, Panginoon Diyos, na ikaw po ang siyang kalubusan ng kanyang kagalingan mula sa kanyang naranasan na lagnat at gayon din ng ginaw at gayon din ng pananakit ng kanyang kasukasuan. Umasa kami, Panginoon, na kung saan ay maging okay ang kanyang pangatawan at kalusugan, Panginoon. At gayon din ang kanyang lubos ang kagalingan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng Celestra and even the ministry and leadership that they are doing sa pamagitan ng kanyang mahal na asawa, Pastor James Celestra, at gayon din matutunan, Panginoon, lahat po ng kanilang mga pangailan sa araw-araw, at gayon din, Panginoon, na kung saan ay matugunan din, na kung saan ay hindi na paputol-putol ang kanilang signal. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kapatid na Melita, tahan na at punasan mo na ang mga luha na kung saan ay tumutulo. At palitan ng yes, tears of joy. Hallelujah. Kumusta ka, kapatid? Na Pastora Leonora Dato ng Sido Balang Kabataan at gayon din ng kanyang pinagkakabalahan na Whole World Prince Prayer Brigade laban sa COVID-19 at gayon din mga iba na kung saan ay nandun ang kanyang kabalahan. God bless Dato family and your ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah! Ilihin ang Panginoon at ikaw pala ang siyang speaker kagabi dyan sa bandang sama-sabang tagabataan laban sa COVID-19. Ilihin ang Panginoon at shout out sa sama-sabang tagabataan laban sa COVID-19 ang kanyang comment. Blessed and beautiful Sunday morning po Bishop, Saturday morning po Bishop Ati Jean and Lola Biaya and everybody watching and listening to Ridon Ministry. Salamat po at ganun din po. Blessed and beautiful Saturday rin, morning at gayon din afternoon and evening sa bati sa inyo dyan. Salamat sa Panginoon sa mapayapang natapos po ang isang linggo. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. At panibagong linggo ulit ang ating tatahakin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Puri na Panginoon na bless na buong linggong paparating. At gayon din na bless na linggo bukas. Hallelujah. Gayon din ang added comment ng tapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay. Ako po, opo, ay nagpapasalamat sa ating Philippine Consulate dito sa Sydney sa approval ng aking dual citizenship. Palapakan natin, praise and the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Ibig sabihin ng dual citizenship ay citizenship dyan sa bandang Sydney, Australia. At the same time, citizen din siya ng bansang Pilipinas. Hallelujah! Yes, with all the privileges in the Philippines as a citizen and privileges within the bounds of Sydney, Australia. Yes, at ma-enjoy niya para maging Pilipino ulit. Purihin natin ang Panginoon. Yes! Yes, gaya din akong saan ay kahit na naging Australian citizen ka, sa panahon na naririyan ka mula sa pasimula hanggang sa ngayon ay gayon din akong saan ay Pilipino pa rin sa dugo. Yes, sa lahi, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At nag-o-taking na ako noong Webes, June 30, kasabay pa ng inauguration ng ating bagong presente. Congratulations! Hallelujah! Praise the Lord! Kasabay ng kaarawan ng aking anak ni si Sharon Rose Manuel, palapakan natin sa London. Na sabay kaming uuwi sa Pinas at pamilya niya. Hallelujah! Nagkita-kita kaming mag-ina sa Pinas para sa kuya kong namayapa. Thank you Lord sa blessing ninyo ng naparami. Palapakan natin ang Panginoon. Ibigay po ng puso-puso-puso. Prayer-prayer, puso-puso, prayer-prayer at gayon yung puso-puso-puso. Yes.
Gaya di muna sa ating kapatid na Au Agustin ng City Barangay Bataan, Gamblers Agustin Family. Pangarapakan natin ang kanyang mahalagang comment. Happy and blessed Saturday morning po, Bishop Ati Jean and Lola Bia. Maraming maraming salamat. Gaya din sa po sa inyong lahat. Jean, may emoji po ng bukan ng tao na panatag at gaya din ang puso at prayer. Gayon din ang emoji comment ng kapatid na Aji. Yes, ang kanyang mataimtim na panalangin na kung saan dumadaloy at gayon din ang nagpupuri. Yes, at gayon din na tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Blessings, yes, mula kay Lord. Purihin natin ang showers of blessing para sa lahat mula sa kanya. At gayon din ng emoji na kulay black na kwadrado, kulay itim na ganito, at gayon din mayroong red sa baba, at gayon din mayroong malabas na glory, glory to God in the highest. At gayon din na kung saan ay pagkatapos na magbigay ng walhati sa Panginoon ay tumaas ang kanyang dalawang kamay at naglabasa ng mga star dito, star, star. At gayon din na kung saan ay sumigaw siya ng thanks na may exclamation point, purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo kapatid Lucy Chan? Purihin natin ang Panginoon dyan sa bandang Kalawag, yes, Quezon, kanib po ng Gift Methodist Church. God bless Chan family. Purihin natin ang Panginoon. Yes, kayo po ba yung mother ng kapatid na Hides Chan Pulido? Tama po ba ako? Yes, shout out din kapatid na Hides Chan Pulido. At gayon din yung mga Pulido na nandun sa bandang Princess Orduhan, Nara, Palawan. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kanyang comment. Good morning po sa lahat. Binibigyan po ng prayer. At gayon din ng kalikasan na kung saan yan ba ay the rising of the sun. Mukha ng tao, yes, bilog ang mata. Yung isa ganito, meron lumalabas na pusa. At gayon din ng napakagandang punong kahoy. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din kapatid na Lucy Chan, na kung saan ay sinasabi rin na kung saan meron din akong ganyang emoji ng kwadrado na kulay itim. Yes, kulay itim sa taas, at gayon din ang red, meron labanabas na glory. Yes, Lord of the highest. At gayon din ang kanyang sinabi na kung saan ay meron din akong blessings na natanggap, at meron din blessing pa na darating. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din sa kapatid na Pastor Pablito Pulientes. Yes, yes, mula dyan sa bandang, yes, Binawa Rizal, Galvez, Poliantes family, ang kanyang comments, salamat po, Bishop, welcome. Maraming salamat din, gayon din mo lang sa ating kapatid na Diyos rin sa Bailis sa Soliben, added comment, amen, sa mabiyayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Maraming salamat, to God be the glory, hallelujah, with everything for prayer, prayer, puso, prayer. Gayon din ang added comment ng ating kapatid na Aji, praying for having a good internet para maka-join ako sa worshiping sa mga FB Live in Jesus' name. Everybody will say, I agree in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Added comment na sa ating kapatid na Lucy Chan, amen at amen. At gayon din, yeah. Kumusta ka na kapatid na Elaine? Kumusta ng buhay? Kumusta ng trabaho mo? Diyan ka ba rin ba nagtrabaho dyan sa bandang Maribelas, Bataan? Kumusta ang iyong mahal na nanay? Nanay Sophia? Yes, Elaine Malonzo Mercado ng Bataan. God bless Malonzo Mercado family. At gayon din ang iyong work at ministeryo, ang kanyang comment. Good morning po and God bless po, Bishop Litongon and family. Maraming maraming salamat. Gayon din po sa iyo. Whatever you po ng prayer, gayon din ang puso. At gayon din mo lang sa ating kapatid Melita Sales na added comment. Panginoon, marami pong salamat sa mga blessing na dumadating sa amin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Patawarin po ninyo ako, aking mga nagagawang kasalanan. Pinatawad ka na ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Mahal po kayo, O Diyos. Yes. Binibigyan niyo po ng prayer, prayer, at gayon din ng puso, 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 at gayon din ng kanyang added comment.
Bishop, opo, kapatid na Melita, marami pong salamat sa mabing mensahe ng buhay sa umagang ito. Palapakan natin ang Panginoon. God be the glory. Salamat po sa mga buhay namin, Panginoon. Yes. Kaya pwede pa ng prayer, prayer day din ang puso-puso. At gayon din, mula sa ating kapatid na Governor B. Vilma Domingo Emoji ng dalawang pumalakpak daw tayo ng tumataginding at tumatalsik. Yes, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang hindi mapagilan na karagdagang comment ng ating kapatid na Amelita Celestra Bishop. Opo, kapatid na Amelita, pakiawit po sa page 127. Lahat ay aking ibibigay. Ibig sabihin, wala na matitira sa inyo, lahat bibigay ninyo. Purihin natin ang Panginoon. Marami pong salamat, pati po kay Mama Jean. Marami pong salamat, welcome. Bilibid niyo po ng puso at gayon din ng peace. Peace on earth, goodwill to men and women. Purihin natin ang Panginoon at tatapin natin yung page 127 na yan, kung saan ay lahat daw ay ibibigay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, umusta ka na kapatid na Teresita Herman dyan sa bandang Baguio City. God bless Herman family. Ang kanyang comment, happy morning Saturday po Bishop and family and to all our wider ministry. Keep safe everyone. God bless us all. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo dyan with everybody po ng prayer, puso prayer, puso prayer, puso prayer, puso. Yes, at gayon na kanyang added comment, amen at amen sa Panginoong Diyos with four emoji po ng prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang ating kapatid na Augustine added comment. Yes, emoji ng prayer, prayer, prayer. Yes, gayon din ang added comment ng ating kapatid na Achi. Amen, hallelujah, shalom. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka uli, kapatid Mirna Binson? Yes, God bless Binson family. San ka man naroon sa Pilipinas at gayon din. Oh, beyond the Philippines, please extend my regards to the family at God bless Binson family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning, Bishop. Hallelujah po. God bless us all. Thank you very much. Good morning sa inyo lahat dyan. With everybody po ng prayer, 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 puso, puso, puso. Yes. Kumusta ka na? Laging nakangiti, kapatid na, yes, Rotea Reyes ng Malabon Central, United Medicines, Malabon City, Manila. God bless Reyes family. At gayon din ang iyong secular work. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Ang kanyang comment, good morning Bishop, hallelujah po. God bless us all. Talamat po at good morning din at God bless you all dyan. Bilibid niyo po ng prayer, prayer, puso, puso at gayon din ang kanyang added comment. Good morning po Bishop. God bless po. Maraming maraming salamat po at gayon din po sa inyo dyan. At gayon din ang kanyang added comment. Keep safe po Bishop Tangonin and family. Maraming salamat sa malasakit. At gayon din po sa inyong lahat dyan. At gayon din ang kanyang added comment. God bless Ride On the Ministry. Marami pong salamat. God bless din kayo lahat dyan. Hallelujah. Purihin natin ang pangyay. Gayon din added comment mula sa ating kapatid na Achi. Yes, thank you Bishop for continuing feed our soul and nourish our spirit. Magaling na ang pain ng aking mata. Thank you, Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. We praise you and we thank you, Lord, that Jesus Christ, that miraculous healing na kung saan pinaggalob mo sa aming kapatid na Achi. In the mighty name of Jesus, hallelujah at praise the Lord. Yes. Gayun din ang kanyang same emoji ng iba-ibang klase ng bulaklak ng gumamayala, sunflower at gayon talbo sa malunggay at gayon din ang prayer at gayon din ang peace. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayun din ang emoji comment ng ating kapatid na Vilma Domingo. Yes, puso ko lay pink. Mayroon nakasulat na amen exclamation point. May star. Star, 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 star. Palapakan natin ang Panginoon. At gayun din akong saan ay pumalakpak na naman tayo, kapatid. Mga kapatid, sabi niya, pumalakpak tayo dalawang emoji ng palakpak. Yes.
Umatalsik na purihin natin ang Panginoon. Gayun din ng kapatid na Betty Jane Usalya Versos. Kumusta kayo lahat dyan sa bandang Ilagan City, sa Bella? God bless Usalya Versos sa family. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Thank you po, Bishop Lito, sa message of life and prayers. Welcome to Kapitid Glory. God blessed us all. Thank you very much. Likewise, gayon din added comment mula sa kapatid na Lucy Chan. Opo, Bishop. Yes. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ng kapatid na Mirna Sanchez. Harapan na kanyang added comment. Pakikanta po, Bishop. Ang awit, I love you, Lord, para sa aking matayog na pasalamat kay Lord sa lahat. With, yes, 5 exclamation points. At gayon dun, amen, shalom po sa lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede din po ng puso, mukha ng tao. At gayon din, yes, at gayon din puso. Yes, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ano ba yung request ng ating kapatid? Yes, Amelita Celesta, maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon din sa mga iba pa na magko-comment at manonood sa ating live streaming at gayon din, yes, sa mga kapatid natin na kung saan ay in-acknowledge natin with the gratitude and thanksgiving sa inyong presence sa umagang ito sa ating episode 831, katulad po ng ating kapatid na, yes, Tita Corazon Navarro. Kumusta ka na, kumusta ang buong pamilya at gayon din kayo dyan sa Batang City, Balanga, Bataan. God bless, yes. Yes, Navarro family at gayon din ang iyong kapatid na si Nelda Nunan. God bless ang Nunan family dyan sa Batang USA at gayon din ang kapatid na Maribigay at Ilacruz sa Batang Kalaga, Batangas. God bless Ilacruz family. At gayon din ang kapatid na Brother Ernel ang Carl Felix dyan sa Batang USA. God bless Felix family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At sino? Sinasabi mo? Minerva, hindi Maribig. Ah, Minerva, yes. Hindi Maribig. Purihin natin ang Panginoon. Thank you for that. Yes. Hallelujah. At purihin natin ang Panginoon. Lahat ay aking ibibigay. Yes. Ibig sabihin na ito po ay equivalent ng lahat ay ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Ano kaya ang tono nito? Purihin natin ang Panginoon. Makisabay ka sa pag-awit, kapatid na Melita, at gayon sa bawat isa kung alam ninyo itong awit na ito. Kung tayo man ay magkamali sa pag-awit ay understandable. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang aking nakita. Come on! Lahat ay aking ibibigay, ibigay pati aking buhay, upang
purihin siya. Come on! Lahat, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Come on, lahat tayo! Lahat, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Come on, let's sing together. Lahat, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Excuse me po. Kapatid na Melita, tama ba yung aking pag-awit sa awit na yan? Palagay ko ay ang paborito mong awit yan, na kung saan ay patuloy na ipagkatiwala natin, ipailalim natin ang lahat sa ating mahal na Panginoon at ang magiging bunga niyan. Mas maganda sa ating pong inasa. Yes, shout out. Magandang buhay din sa ating kapatid na Carmelita Kapuli ng Maribel sa Bataan. God bless Kapuli family. Kayo din na kung saan ay patuloy natin na mamahalin ng todo ang Panginoon. Lang ginawa na kung saan ay declaration ng ating mga puso na I love you, Lord. Na siya naman kahilingan ng ating kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay. Sabay-sabay po natin awitin ito. Sabay-sabay natin naawitin at namnamin ang mensahe nito. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, with joy. Take joy, my King, in what
that you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Palakpakan natin ang Panginoon sa awit na ito at manatili ay kung saan ay mas lalo natin na pinakamamahal ang Panginoon na ito na siyang una at patuloy na nagmamahal sa atin. Hallelujah! Praise God! Yes, kapatid, Mirna Sanchez Rapanan, ay tama ba yung pag-awit natin sa awit na yan? Alam yung awit na yan ay 70s, 80s, Tita Corazon na Navarro. Takal na yung awit na yun eh, purihin natin ang Panginoon. Pero parang malimit na inaawit sa kapanahonan na ito. And nice to revive all of these, all the gospel songs. Tala pa ka natin ang Panginoon. Ngayon din akong sin ay ang kapatid na Minerva de la Cruz. Kumusta po kayo? And yes, diyan sa bandang Calaca, Batangas, God bless Minerva family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment ay amen at ibigay po ng prayer. At gayon din ang added comment ng ating kapatid na Melita Celestra. Yes, tama po, bisya pang tono. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang ibigay po ng puso. Peace, peace, peace. Gayon din ang kanyang added comment. Napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng panahon. Palapakan natin ang Panginoon. Ibigay po ng puso. Peace, peace, at peace. At gayon din, mula sa kapatid na Governor B, added comment, puso, yes, na emoji, kulay pink, merong amen, star, 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 palapakan natin ang Panginoon. At gayon din, mula sa kapatid na Mirna Sanchez, Lapanan, Dakanay, added comment, singing together with your bishop and sister Jean, amen, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. With everybody po ng puso, 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 puso. Amen. Yes, prayer, 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 prayer. Bulaklak ng rosas, 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 rosas. Prayer, puso, puso, puso. Yes. Kapatid na Mirna, ay subukan mo na kung saan ay mag... mag-aawit ka na nasa harapan ng iyong cellphone na iyong ire-record. Yes. Recording o kaya ay live. Umawit ka pagkatapos yan ay ipost mo yan ng aming makita at marinig ang iyong pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Gayun din na mula sa kapatid na Milita Celestra, nakiawit din po ako, Bishop. Kung kumawit sa Panginoon, palapakan natin. Yes. Ibig sabihin, may kopya ka nito. Ano po, yes. Ano ba ito na kung saan, ilang taon na, wala pang pandemic yun na kung saan ay ito ay hiningi ko kay Pastor Rodante Bamba ng Marvelous Faith Methodist Church, Calamba City, yes. Laguna na kung saan ay pwede bang hiramin o ibigay mo naman sa akin ito, Pastor. At binigay niya sa, wala pang pandemic yun. Pero ito na ibinigay niya ay gamit na gamit mula nang tayo nagpasimula ng ganitong ministeryo, mga karaydon sa Panginoon. At meron din marami tayong mga imdaryo na kung saan ay naka-reserve dyan. Yes. Yes, gayon din, mula sa kapatid na Mina Sanchez Raparan Dakana ay added comment, yes po! Yes! Maraming yes, purihin natin ang pag-gayon din mula sa kapatid na Milit na Celestra added comment, I love you Lord, palapakan natin yung ebidyo ko ng prayer, gayon din ang peace at gayon din ang peace at gayon din ang ating kapatid na, yes, to the corazon na baro ng City Balamagatan at God bless na baro family, purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment tugon ay, oho, Maranata Singers who original. Yes, palapakan naman natin ang Maranata Singers. Yes, shout out sa bubo ng mga Maranata Singers. Sama na rin natin yung mga Papuri Singers. Purihin natin ang kanyang. At gayon din ang lahat po
ng mga umaawit, nagkocompose ng mga gospel songs. Palapakan natin sila lang dyan. Ngayon pa lang mag-gayon din na added comment mula sa kapatid na Melita La Celeste, napakasarap pong umawit sa Panginoon. Palapakan natin. Yes, gabi po ng prayer, peace at puso at gayon din. Gula sa ating kapatid na Corazon Navarro, added comment, may isa pa ho magandang song. I-send ko ho sa inyo sa messenger, sana duet kayo ni Ate Jean, please. Ibig sabihin merong question. Please, yes, purihin natin ang Panginoon. Naalala ko tuloy yung awit na mayroong pasimulan na please. Yes, with every po na mukha ng tao, may puso at nakangangat. Gayun din ng umingiti, nakikita ang busilak na mga ngipin. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayun din. Una sa ating kapatid na Melita Celeste, may kopya po ako, Bishop. Meron din pong imnaryo. Palapakan naman natin. Yes. Palapakan naman ang ating kapatid na Melita. Kompleto ng kanyang armas. Merong Biblia at gaya din meron siya mga imnaryo. At binabalik po ng prayer, gaya din ng peace at peace. Binabalik po natin lahat po ng paulit pa. Salamat sa Panginoon at shout out. At gaya din akong sa nabilibre sa man natin si Lord Jesus. Ang banal na Espiritu, ang Diyos, Amang nag-iisang Diyos, nahayag po sa tatlong persona at gayon din ang mga sangkatuta, bimabilang at libu-libong mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. Hallelujah! At gayon din ang kanyang buong kaharian na kung sana araw-araw dinideclare natin kingdom favor sa bawat isa sa atin at gayon din kingdom blessing sa bawat isa sa atin. Kingdom peace sa bawat isa sa atin. Kingdom hope sa bawat isa sa atin. Kingdom joy sa bawat isa sa atin. Kingdom love sa bawat isa sa atin. Kingdom unity sa bawat isa sa atin. Kingdom victory sa bawat isa sa atin. Urihin natin ang Panginoon, abang lingkod ng Panginoon ay pansamanan ng papalang busabadi sa ating mula episode 831 tungo sa marami pang episode na ating pong babaybayin at harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga. Gayun din kapag araw po ng Linggo alas 6 ng gabi at sa muling pagkikita mga karaydon sa Panginoon at babay po sa ating lahat. May we enjoy the whole day. Masakatuparan natin ang ating mga pananagutan sa buong araw na ito. And we may have also a peaceful and invigorating whole night. At madaling araw at magising tayo, nagising, naligtas. Malakas ang ating pangatawan na handang humarap sa presensya ng Diyos upang manambahan. Purihin natin ang Panginoon, babay po sa body sa atin sa muling pakikita.